Sa puntong ito, makakapanayam po natin si Senate President Juan Ponce Enrile. Magandang gabi po sa inyo, Senator Enrile. Melkyang ko po ito sa 24 oras. Magandang gabi, Mel. Senator, ano po nag-udyok sa inyo para isiwalat yung notes ni Ambassador Sonia Brady, Senator Enrile? Ako, hindi sa akin nagsimula yung gulo na yun eh. Mm-hmm. Ako, tahimik lang dito. At ginagawa ko yung trabaho na ibinigay sa akin na aking mga kasama. Pero pag ina-atake nila ang katauhan ko, eh hindi naman pwede yun. Sabagkat mang-mang pa yung mga yan, eh nandyan na ako. Mm-hmm. Mahirap naman yun. Uh-huh. So ibig sabihin ninyo, Senator, yung mga binasa ninyo eh... Ano po ba yun? Mga katotohanan po ba yun? Yung mga yun ang, binasan yung alam notes? Alam mo, yun ang nota, mga notes na ginawa ni Ambassador Brady noong 17 ng Agosto nitong taong ito. Mm. Pagkatapos niya makapanayam si Trillanes. Mm-hmm. Dahil nagpunta si Trillanes sa Beijing at wala akong alam na pahintulot na nanggaling sa Senado na magbiyahe siya, pero yung pala ay nagpunta doon na walang pahintulot at nakipag-usap sa mga sa gobyerno ng China tungkol doon sa Scarborough. Mm-hmm. Okay lang yun, pero dapat isinama niya yung embahada o tao ng embahada sa Beijing, sapagkat meron siyang saksi at kung ano man ang sinabi niya doon, eh dapat meron siyang kasama mga na kukuha ng mga notes at para mapatunayan na yung mga naka-record doon sa Beijing na mga usapan nila nung kinausap na kung sino man yon, eh hindi mababaliktad. Eh wala siyang kasama, nagpunta doon at sinabi niya kay Brady yung mga binasa ko sa record ng Senado kanina. Eh, nakakatakot yan. It is a security risk to the country. Senator, pero on the other hand, hindi po ba maaari din mapahamak ang Pilipinas by disclosing the notes of the ambassador, Senator Enrile? No. I know. Mel, I know the norms in national security. Mm-hmm. It's better that the people know what's happening and what's being done by our public officials, mm-hmm, regarding their interest. Hindi interest ni Trillanes ito, hindi ko interest ito. Mm-hmm. Hindi interest ng maski sino sa gobyerno. Uh-huh. Interest ng sambayan ng Pilipino ang nasa sangkot dito. Mm-hmm. Eh kung ano man ang sinabi niya doon o anong commitments niya, hindi natin alam. Mm-hmm. Hindi naman niya sinasabi. Wala namang report sa amin. We are a part of the foreign policy formulation of the country. Senado is the ratifying body of all treaties and conventions with other countries. Mm-hmm. Pero he never gave us a hint that he was there. Mm-hmm. Or he was making a negotiation. And he is not a part of the executive department. Now, true, the president gave him the authority, but my understanding is that siya ang ipinilit niya yung sarili niya na makialam dyan sa issue na yan. Oh. Kaya nung nandun ako sa kabinete at pinag-uusapin naman yan, di naman ako nagpresenta na pupunta doon. Ako'y inimbita ni Presidente Aquino na lumahok doon sa usapan tungkol sa Scarborough. Tinanong ko sa kanya, sino ba ang nag-utos sa, nagbigay sa iyo ng authority na makikipag-negotiate sa mga inchik tungkol dito sa mainit na usapan tungkol sa Scarborough Shoal. Uh-huh. Eh, mabuti, si Presidente politely told me that, well, I allowed him to go because he suggested a back-channeling negotiation. Hindi na ako kumibo, pero I cautioned him, be careful with this kind of system because those people will take notes about what you tell them, and you're representing the Republic of the Philippines as an envoy of the president. Mm. And then your word against their word
if when they use those statements against us. Mm-hmm. So, yun siguro ang ikinagalit niya dun sa cabinet meeting na yun. Mm. Eh, halos minumura niya yung Secretary of Foreign Affairs eh. Mas magaling po siya sa Secretary of Foreign Affairs. Aha. So, ito kaya nagmamula yung kanyang saloobin, sir, na eh, wala na daw siyang tiwala eh. Sa inyong pamumuno, kaya siya ay nag-resign sa mayorya. Sinasabi ko sa kanya, kung wala kang tiwala, akitin mo yung mga iba at ako'y mabababa na. Okay lang sa akin yun. At ikaw ang gawin sa presidente ng Senado. Pero on, you know, seriously, Senator, eh, nandoon nga ho yung mga bali-balita na merong nagaganap dyan na kung anuman to oust you in the position. Okay lang yun, Bel. Matagal ko nang inaantay yan eh. Eh, pero hindi, sitansya nyo, meron nga ho bang ganong mga galaw sa loob ng Senado, Senator? Ang balita ko, siya lang naman ang nagsasalita ng ganyan at... mayroon daw siyang salo-salo sa mga kwan, mga reporter at hapunan at sinasabi niya na tatanggalin namin si Enrile. Sabi ko okay lang yun. Huwag na kayong magsasikri-sikreto pa, sabilang ninyo sa akin, ayaw na namin sa iyo. Nandito ang numero namin. Alis ka na dyan. Hindi ako tatagal doon. At pauupuin ko pa si Trillanes kung yung gusto niya. Senator, teka muna. Tinawag niya kayong bully, ha? Alam nyo ba yun? Are you? Hindi ako bully. Siguro, bully ako sa kanya. Natatakot siya. Hindi siya makaharap sa kalaban niya o katunggali niya. Yung mga kasama ko dito sa Senado, wala naman akong binubuli dito. Senator, sana po ano po ba nakikita ninyong paraan para ma-resolve yang anong yan, nangyaring iringan na yan, Senator? Ako hindi naghahanap ng problema ng sakit ng ulo, pero kung ako ay hahamunin, talagang paninindigan ko sila. So, ano ibig sabihin ninyo yan? Senator Trillanes should what? Humble himself, humingi ng tawad. Ano po? Paano po, Senator? Huli na yun eh. Huli na yun. Kung hindi naman ako, hindi ko sinasabi ito, pero kaya nung sinabi ko kanina na ako walang utang na loob sa kanya, siya maraming utang na loob sa akin. Diyan mo makikita ang karakter ng tao. Aha. Nako, malalim yun. Sir, hindi daw maganda kasi yung nakikita nag-aaway yung youngest senator and the most senior senator. Hindi ko siya inaaway. Mm-hmm. Kung ito, bayan itong pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Ngayon, kung gusto niya, idibati ito sa harapan ng bayan sa darating na halalan, dadaling ko siya sa taong bayan. At kung yung punto niya ay manalo, aluluhod ako sa kanya. Senate President Juan Ponce Enrile, maraming salamat po sa inyo. Salamat. Magandang gabi po.